Yan mga kapatid, kumusta po kayong lahat? Wala po muna tayo ngayon jogging. Lamig kasi sa umaga eh, masarap matulog. Ilang beses na po ako mag-attempt mag-jogging, hindi ko matuloy. Kasi ang lamig po paglabas. Sobra talaga, magde-December na kasi. Ayan, ang gagawin po natin ay magbabalik kusina muna tayo. Ayan, magluluto tayo ng ating isa sa paboritong merienda ng mga Pinoy, ang pancit palabok. Dalawang klase po ang pancit palabok, isang payat at saka isang mataba. Ayan. Magkaiba din ang proseso ng pagluto nito. At syempre, parehas po natin silang gagawin. Ang unahin lang po nating lutuin ay ang pancit na itong maliliit. Ayan. Ang ginamit po natin ditong pinaka-noodles niya ay ang pancit bihon. Ito pong mga sangkap na ito ay ito po yung mga sangkap na gagamitin natin dito sa maliliit na palabok. Ayan, mayroon po tayong ulo ng hipon. Ibe-blender po natin siya mamaya para lalo pong lumasa ang ating palabok. Hiniwa-hiwang hipon, nilagang itlog, bawang, sibuyas, tofu, giniling na baboy, pork, chicharon at ang ating achwete. At ang sunod po natin gagawin ay pakukuluan po muna natin itong bihon. Mabilis lang po ito maluto, tatakpan lang po natin ito ng mga ilang sandali at pagka naluto po ay ididrain lang po natin. At habang hinihintay po natin maluto ang ating noodles, biblender po muna natin itong ulo ng hipon. Lagyan lang natin siya ng tubig ng mga 300 ml. At balikan na po natin, check natin kung malambot na. Malapit-lapit na po, takpan lang po muna natin ulit. Mga ilang minuto lang po. Check na po natin ulit. Ayan, okay na po siya. Ididrain lang po natin ito. Ayan, gagawa na po tayo ng sauce. Igigisa lang po natin ang mga sangkap. Ayan, sunod natin ilagay ang tokwa. Kuha lang po tayo ng malinis na plastic at pipisatin po natin yung tokwa. Ayan, ganyan-ganyanin lang po.
Ito pong atswite ay pampakulay lang po natin ito. Kailangan i-balance lang natin ang kulay kasi hindi maganda pagka nasobrahan sa pula at hindi rin maganda pagka maputla. Kailangan balance lang. Ayan, ilalagay na po natin ang ating glininder na ulo ng hipon ang nagbibigay sarap at lasa sa ating sauce. Tatakpan lang po natin at antahin lang po natin kumulo. Ayan, kumukulo na po. Ayan, dito pwede na po natin siyang timplahan. Lagyan na natin siya ng patis at kung ano pa yung gusto nyong ilagay na pampasarap. Ayan, tikman lang po muna natin at kailangan isakto po muna natin yung timpla bago po natin siya lagyan ng ating cornstarch para pang palapot. Napakasarap nito, lasang-lasa yung hipon. Tansyahin po natin yung lapot kasi pag nasobrahan sa lapot, hindi na rin po maganda. Naiiba po yung lasa niya. Thank you.
At ito na po ang finished product ng ating pancit palabok. Ayan, itsura pa lang. Nakakatakam na. Ano pang hinihintay natin? Tikman na natin. Ayan, at habang pinapanood niyo po ako, gusto ko lang pasalamatan ang lahat na sumusuporta sa aking channel. At sa mga hindi pa po, please like, share and subscribe po. At pakapindot na rin ang bell button para maging updated pa po kayo sa aking pa pong susunod pang mga video. Maraming salamat po.